Dari pinadala ng opis dito sa residential area. Hindi na gumagana yung AC nila. So ang nakita ko is nagaham lang yung palm motor. So try natin para makita natin kung bakit ganun. So yun, nakita nyo? Nagaham lang yung palm motor. Yung. So yun ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang condition niya. Okay, check natin yung starting component. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng capacitor. Kita nyo yung capacitor. Ayan. Lumobo na siya, oh. Yung itong surface ito, nag-concave na siya. So, lumobo. Kumano na siya. So, yun yung sign na posibleng open na yung capacitor natin. Both pan motor and hermetic. Yun yung sign na posibleng open na siya. Lumobo na siya, eh. So, titingnan natin. Disconnect natin and then check natin yung capacitance. Yes. 45 by 5 microfarads. So, checkin na natin yung pan motor niya. Ito. Pan capacitor. Tingnan natin kung ano reading. Open na siya. 0 microfarad or 0 nanofarad. Open na siya. Open na yung pan capacitor. Tingnan natin yung hermetic. Ito yung hermetic na. Yun, alam mo siya. Yung hermetic. Ayun, open na rin. So yun ang problema. Capacitor lang. Kuha tayo ng capacitor sa second floor. Check natin. Bali, wala akong 45 by 5. So meron lang ako dito. Dito ang 40 by 5. 40 by 5. And then, ito pang isa. 30 by 5. So bali, ang kukunin ko lang dito is yung 5 microfarad. And then, itong isa na to is ipaparallel ko yung dalawang capacitor para maging 45 siya. Pero ano lang to, for 13 testing purposes lang kung gagana pa rin yung capacitor, compressor natin o hindi na. So, try natin yun. Pwede naman to, so for testing purposes lang. Pare lang kapit na siya. So, ito yung magiging hermetic capacitor ko. So, naging 45 na siya ngayon. Tapos itong isa is ito yung aking fan motor capacitor. So, 5 microfarad lang kinubo ko sa kanya. So, hopefully, gumana pa ang compressor. Saka tayo bibili ng original capacitor. Okay, let's try that. Testing natin kung gagana yung ginawa natin. Testing natin to. Oh, gumana. Gumana yung unit natin. Ito yung ginawa ko, pero hindi yun ang ilalagay ko. For testing purposes lang yun. So, ibig sabihin, okay pa yung compressor natin. Is kung ano pa pan motor. So, ang init na kumalabas so, kasi napakainit ng bahay nila, eh. So, okay. Mapapandarin ko muna ito habang umorder ako ng panibagong capacitor. Good. Thank you. Cooling niya. 5.2. So, dagdagan natin para ma-bring up sa 50 degrees yung sa cooling natin. Okay. So, naka-purge na ako. I-zero ko lang itong scale ko. So, according na yung system natin. Gumagana ko kasi sa mag-liquid pag mag-vapor lang tayo. Okay. Tapos ito. Okay. So, may nakakarga na ako ng jiran. Pinati ko mag-bring up natin sa 15 degrees para na yung sa cooling natin. Kasi yung design ng unit nasa nameplate 15 degrees. So, under charge yung system kaya hindi mag-complain ng customers. Hindi rin na hindi masatisfied yung space temperature. Okay na to, hindi ko na siya dadagdagan kasi mas
sila pag nagpatongis. Tapos baka magkaroon ng damage lang sa compressor, which is mas maraming damage ang hook magagawa. Okay? Ayos? Ayos guys? Ito na yung mga bagong compassion na nila sa akin ng aking service manager. So bago na siya, napagtawa na siya ng bagong compassion. So ang supply rate ko sa build sa loob ng bahay is 55 degrees Fahrenheit. Ang internal ko is 77. So roughly I have a roughly meron akong 22 degree Fahrenheit delta P. So okay, ayos na ayos ng temperature niya. Normal siya. So acceptable reading yung mga nakukuha ko. Tsaka yung suction ko nag-motion siya. So ito, lalagay na ito. So in-advise ko na lang yung customer. So nag-minor ligtas naman ang wala akong nakita. Para hindi na siya ma-charge ng malaki, so in-advise ko na siya na pagka nag-leak ulito next time, kailangan na namin i-perform ang medyo big test. So okay na, so for now okay na itong air conditioning niya. Okay, bye-bye.